at labas ng bayan kong sawi. Kaniluhan ang siyang nagahari lagi. O ano? Pwede na ba akong bida ng Florante at Laura? Bakit ako nandito? Aba! E di siyempre, para alamin kung paanong itong sinulat ni Ka Francisco Balagtas ay naging instrumento sa pagpapalaganap ng kamalayang makabayan sa mga Pilipino noon. Tara, panoorin natin! Ang bandilang iminawagayway sa bayan ng Albanya ay sa kaaway. Habag sa ama ko'y tunod na tumimo, ako'y sinunog ni ring. Florante at Laura ay sinulat niya bilang isang awit. Ang sinasalaysay ay tungkol sa magkasintahang Florante at Laura, kasama kabilang sa nobilidad ng kaharian ng Albania, at kung paano sila pinaghiwalay ng Conde Adolfo na nagnais na siya ay maghari sa Albania at maging kabiyak ng Prinsesa Laura. Ang karanasang nakapaloob sa Florante at Laura ay karanasan na galing sa imahinasyon ni Francisco Baltasar. Pero yung damdaming naramdaman ng mga taong tumanggap sa akdang ito, yung mga larawang nabuo sa kanilang isipan, ay mga damdamin at larawan na bunga ng karanasan ng mga tagapakinig. Nandyan ang pang-aabuso ng sa katangyarihan ng mga taong namumuno. At sa pakikinig sa kwento ni Florante at Laura, ang mga mamamayan ay nagkaroon ng pagkakataong yung kanilang karanasan ay maiugnay nila sa buhay ni Florante.